Magandang araw sa iyo, Ka-Inspire. Isang kwento na naman ang aking inihanda para sa inyo, na tiyak akong inyong magugustuhan. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe, at samahan mo ko hanggang sa dulo ng video na to. Dalawang taon na simula nang namasukan sa pamilya ng mga Reyes ang kasambahay na si Mariel. Galing ito sa isang pinagkakatiwalaang ahensya, na humahasa sa mga kasambahay na nakukuha nila sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dahil kinakailangan ng mga Reyes ng mapagkakatiwalaang kasambahay. Ang mag-asawang Manuel at Amalia mismo ang pumili sa dalaga. Simple ngunit napakaganda. Ganyan ang tingin ng kaisa-isang anak ng mag-asawang si Daniel sa kasambahay nilang si Mariel. Nagtatrabaho na ang binata sa kanilang sariling kumpanya na pagmamay-ari ng kanyang ama, ngunit dahil malapit siya sa kanyang ina ay pinili niyang huwag munang bumukod. Sa loob-loob niya isa pang dahilan ay nais niyang palaging nakikita ang sinisintang si Mariel. Nanggaling din sa hirap ang mag-asawang Manuel at Amalia. Katunayan ay dati ring namasukang kasambahay itong si Amalia. Kaya naman talagang magaan ang loob niya kay Mariel. Madalas niya ito kung tulungan upang mapadali ang mga gawain nito sa kanilang bahay. Naging napakabuti rin naman ang dalaga dahil kailanman ay hindi sila nito binigyan ng anumang sakit sa ulo, gaya ng mga dati nilang naging kasambahay na kung hindi nagnakaw, naglalayas, o nagpapabaya ay nagpapapasok naman ng kung sino-sino sa tuwing wala sila sa bahay. Isang umaga, pagkagising ni Manuel ay naabutan niya si Mariel na nakaupo sa kanilang kusina. Tumibok ang puso niya dahil ang totoo'y nagising siya mula sa panaginip, ang dalagang iyon ang laman. Talagang hindi na niya mapigilan pa, ang itinatagong nararamdaman para rito. Ngayon ay desidido na siyang gawa ng aksyon ang nararamdaman upang simulan ng mapalapit sa dalaga. Sir Daniel, magandang umaga po. Gising na po pala kayo. Sandali at ipaghahain ko na po kayo, wika ni Mariel, maaliwalas ang ngiti sa mga mukha nito. Lalong nabighani si Daniel. Talaga nga namang, maganda, ang umaga niya kung ganito palagi ang sasalubong sa kanya. Ano ka ba? Sinabi ko naman sa'yo, magkaedad lang tayo kaya wag mo na sana akong tawagin, sir, at mas lalong wag ka nang mang-opo sa akin. Wag mo na akong alalahanin, hindi pa ako nagugutom, natatawang sagot niya sa dalaga, sabay kuha ng kettle para sa tsaan na nais niyang pagsaluhan nilang dalawa. Muling naupo si Mariel sa hapag at sabay nilang pinagsaluhan ang mainit na tsaa. Para kay Daniel, ito na ang pagkakataon niya na makausap ng masinsinan upang makilala pa ang sinisinta. Ang tagal mo na rito sa amin pero ngayon lang kita nakasabay sa umaga, panimula ni Daniel habang sinisimsim ang mainit na tsaa. Maaga kasi ang pasok ni Sir Manuel, bilin niya kasi na kailangan ay nakahanda na ang lahat ng kailangan niya pagpatak ng alas 6 ng umaga. Kaya madalas, maaga pa lang ay abala na ako sa pag-aasikaso sa kanya, sagot naman ng dalaga na tinanguan lamang ni Daniel. Wala ka bang planong magbakasyon? Hindi ba, sa Bohol ang probinsya mo? Gusto ko ring bumisita roon. Sabi kasi ng mga kaibigan ko, maganda raw doon. Kung gusto mo, ako na ang magsabi kila mami, tapos sabay na tayo sa eroplano papunta roon, nasa sabik namang alok ni Daniel, pakiramdam niya'y magandang plano iyon, upang mapalapit sa dalaga. Ngunit laking pagtataka niya, nang bigla na lamang itong tumayo na parabang natataranta, at bigla na lamang nagpaalam na may gagawin pa raw. Napakamot na lamang siya ng ulo sa pagtataka, nang biglang dumating sa eksena ang kanyang ina. Anak, ikaw ha, narinig ko ang usapan ninyo. May gusto ka ba kay Mariel? Nakangiting tanong ng kanyang ina, na parang batang nanunukso sa kalaro niya. Mami, ang lakas ng boses mo, baka marinig ka. Sagot naman ni Daniel, gusto ko nga po munang sabihin sa inyo ni Daddy bago ko gawin. Kaso nabigyan naman ako ng pagkakataong magkausap kami kanina. Pero totoo po ang sinabi niyo. Matagal ko na siyang gusto, at ngayon ay desidido na akong ligawan siya, dagdag ng binata. Biglang lumiwanag ang mukha ng kanyang ina, tila ba tuwang-tuwa sa narinig. Hay, salamat. Mabuti naman at nagkaroon ka na rin ng lakas ng loob. Ang tagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan. Gustong-gusto ko si Mariel dahil napakabuti niyang bata.
Kahit malayo siya sa kanyang pamilya, hindi niya iyon iniinda, basta ang mahalaga'y makapagpadala siya sa mga magulang niya. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya noong ako ay dalaga pa. Kaya suportado kita riyan, anak. Tutulungan pa kita, bakas pa rin ang saya sa may edad na ngunit maganda pa rin mukha. Ngayong nakuha na niya ang pagsang-ayon ng kanyang ina, kailangan na lamang niyang sabihan ang kanyang ama. Wala naman siyang nakikitang problema rito, sapagkat simula pa noon ay hindi kaso sa kanyang ama kung sino ang nais niyang maging kasintahan. Nang oras ding iyon ay tinawagan niya ang ama upang sabihang kakain sila sa labas mamaya dahil may mahalaga siyang sasabihin. Agad naman itong pumayag. Kinagabihan, nasa restaurant na sina Daniel at Amanda habang hinihintay si Manuel. Ilang sandali pa ay dumating na ito. Oh, anong mayroon, iho? Mag-aasawa ka na ba? Natatawang bungad sa kanya ng ama. Hindi pa naman po, Daddy, pero may babae po kasing nagpapatibok ng puso ko. Nais ko na siyang ligawan, kaya nagsasabi ako sa inyo. Alam na ni Mami at pumayag na rin siya, nakangising sagot ng binata na ikinagulat ng kanyang ama. Abay, sino ba ang babaeng iyan at kailangan mo pa kaming hinga ng approval? Nakailang nobya ka na at hindi ka naman nagsasabi sa akin dati. Si Mariel po, sagot ni Daniel. Ang ngiti na kanina ay nasa mukha ni Manuel ay bigla na lamang naglaho ng dahil sa sinabi ni Daniel. Hindi, tila pagtutol nitong sagot. What? Anong hindi? Takang-takang tanong ng binata sa ama. Nakakunot pa rin ang noo ng matanda. I said no, wala nang tanong-tanong pa. Diba, you asked me for approval. Ngayon, ihinto mo ang kahibangan mo, iho, kasambahay lang natin siya. Mataas na ang boses na sagot ni Manuel. Dito na sumabat si Amanda. Mahal, bakit? Anong problema? Dahil ba kasambahay natin siya? Kailan ka pa naging mapagmataas? Ngunit hindi na sumagot pa si Manuel. Tumayo na ito mula sa hapag at saka mabilis na lumabas ng restaurant upang sumakay sa kanyang kotse. Ni hindi na nito hinintay ang kanyang mag-ina. Nagkatinginan na lamang ang dalawa sa labis na pagtataka sa kung ano ang nangyari. Hindi na rin nila nagawang tapusin ang pagkain, at nagpa siya nang umuwi na rin upang maipagpatuloy ang naging mainit na pag-uusap kanina. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, laking pagtataka nila na wala roon ang kotse ni Manuel. Nang pumasok sila sa loob ay walang katao-tao, maski si Mariel ay wala roon. Sa labis na pagtataka ay nagtungo si Amanda sa kanilang kwarto, nagtungo naman si Daniel sa silid ni Mariel. Wala na ang mga gamit niya. Sabay pang sigaw ng dalawa. Nanlaki ang mga mata nila nang tila unti-unti na silang naliliwanagan sa tunay na nangyayari. Dinampot ni Amanda ang kanyang cellphone upang sana'y tawagan ang asawa, ngunit isang mahabang text ang natanggap niya mula rito. Amanda at Daniel, pasensya na kayo kung matagal kong itinago to sa inyo. Lalagay na kami ni Mariel sa tahimik. Magpapakalayo-layo na kami gaya ng matagal na naming nais. Matagal na kaming nagmamahalan, bago pa man natin siya kuning kasambahay. Pinlano ko ang lahat ng ito. Patawarin niyo ako kung nagawa ko kayong lokohin ng ganito. Hindi ko sinasadyang lumalim ng ganito ang gusot na pinasukan ko, buntis na si Mariel, bunga ng pagmamahalan naming dalawa. Iiwan ko na sa inyo ang kumpanya at lahat ng ari-arian ko sa Maynila bilang pambawi sa sakit na dulot nitong ginawa ko. Patawarin niyo ako, patawad. Hayaan niyo na akong maging masaya. Bumuhos ang masaganang luha mula sa mga mata ni Amanda. Hindi niya akalaing matagal na pala siyang niloloko ng kanyang mister sa ilalim pa mismo ng kanyang sariling pamamahay. Hindi rin makapaniwala si Daniel na sa isang iglap ay mawawalan siya ng ama, kasama pa ang babaeng matagal na niyang sinisinta. Paano na tayo, anak? Napakasakit. Ang sakit-sakit. Kung panaginip lamang ito, sana'y magising na ako. Hiyaw ni Amanda habang humahagulgol, baka sa boses niya ang matinding kirot sa kanyang puso. Kahit pakurut-kurutin niya ang sarili upang magising sa bangungot na ito'y walang nangyayari. Mami, tama na. Huwag niyo nang saktan ang sarili niyo. Babangon tayo, hindi sila kawalan sa buhay natin. Babangon tayo, nang magkasama, Mommy, umiiyak ding wika ni Daniel habang pinapatahan ang ina. Nasaktan man ang puso niya, ay sigurado siyang may mas magandang bukas na naghihintay para sa kanila ng kanyang ina. Sa ngayon, sasamahan niya muna ang ina na damhin ang sakit na bunga ng panloloko sa kanila ng kanilang ama. Mabagal na lumipas ang isang taon. Gayunpaman, naging napakalaki na ng pinagbago ng buhay ng mag-inang Amanda at Daniel.
Kung dati palaging mugto ang mata ng ginang, ngayon ay tila bamata pa ang itsura nito dahil mula nang mawala sa buhay niya si Manuel ay nabigyan na niya ng atensyon at pagmamahal ang kanyang sarili. Sa katunayan ay may iilang ginoon na umaaligid sa kanya na nagpapakita ng interes, ngunit sa ngayon ay desidido siyang uunahin muna ang sarili at saka na lamang pagtutuunan ng pansin ang pag-ibig. Hihintayin niya munang tuluyang maghilim ang sugat sa kanyang puso. Si Daniel naman ay nagpatuloy sa pamamalakad ng kanilang kumpanya. Halos dumoble pa ang kita ngayon ng kumpanya, kaysa noong mga panahong ang ama niya ang namamalakad nito. Mayroon na rin siyang nakakamabutihang kasamahan sa trabaho na aprobadong-aprobado rin ng kanyang ina. Hindi gaya ng babaeng dati niyang sinisinta, itong si Geraldine, ay may mabuting puso at walang itinatagong baho na wawasak sa kanilang pamilya. Mami, sabi ko naman sa'yo eh. Kaya natin, basta magkasama. Nakangiting sambit ni Daniel habang kumakain sa kanilang hapag kasama ang kanyang nobya. Matamis na ngiti ang itinugon nito sa kanya. Ilang buwan pa ang lumipas, nakarating sa kanila ang isang balita. Matapos daw na maubos ang pera ni Manuel sa bangko ay iniwan na rin ito ni Mariel kasama ang naging anak nila. Nagoyo pa nga raw ang lalaki dahil bago hiwalayan ay nailipat ng mapanlin lang na babae sa pangalan niya ang lahat ng ari-arian ni Manuel sa probinsya. Naniniwala ka na ba sa salitang karma na kung ano ang ibinigay mo sa mundo, ganun din ang ibibigay niya sa iyo? Na kapag binato mo siya ng bato, hindi tinapay ang ibabato niya, kundi bato rin. Pero ang advantage ni karma sa'yo, hindi mo alam kung kailan siya darating. Magugulat ka na lang. So ano masasabi mo sa kwentong ito? Mag-comment na at sabihin ang iyong opinion. Huwag mo kalimutan mag-subscribe ba bago ka umalis. Maraming salamat at tinapos mo ang video ko. Muli, ito po si Jen Valdez, signing off.